Good morning sa inyo lahat, guys. Sa mga sa Pilipinas, guys. Luzon, Visayas, Mindanao. Palagi po kayo mag-ingat sa guys at maging sa ibang bansa, guys. Na may mga Pilipino, palagi po kayo mag-ingat sa ibang bansa. Ngayon, guys, ay April 5, 2023. Ngayon, guys, ay Miyerkules Santo. Holy Thursday ngayon, guys. Holy Thursday. Yan. Ay, Holy Wednesday. Holy Wednesday ngayon, guys. Holy Wednesday. April 5, 2023. Pag-usapan natin sa umaga ito, guys, ay ganito. Tibis, ipapahanap sa Interpol. Yan ang sinabi, guys, ng DOJ. Ipapahanap na ito sa Tibis, guys, sa Interpol. Yan. Nakikipag-ugnayan ang Department of Justice sa International Police Organization para matukoy ang eksaktong kinaroroonan ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Tibis Jr. na nasa hot water, ha? Na nasa hot water ngayon dahil sa pagkakasangkot sa Digamo Isle. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla, nasa ibang bansa siya makikipagpulong, ha? Na sa ibang bansa siya makipagpulong sa mga opisyal ng Interpol, ngunit hindi niya binanggit kung saan at kailan ito magaganap. Ipaniliwanag pa ng kalihim na kasama sa function o trabaho ng National Bureau of Investigation na makipag-ugnayan sa Interpol para i-alerto, ha, para i-alerto ito sa bansa o lokasyon ni Tibis. Yan. Yan ang sinasabi ko sa Tibis. Ba't ayaw mo kasi umuwi? Ipapaalam lang umano ng FBI sa Interpol na may isang personalidad ang iniimbestigahan sa Pilipinas dahil sangkot sa krimen. Kaya, ha? Otimatikong magkakaroon ng karapatan ang Interpol na tuluyan tukuyin si Tibis kahit saang bansa siya naroon ngayon. Yan. Samantala, hanggang sa kasalukuyan ay ayaw pa rin munang tukuyin ni Remulla kung nasaang bansa ngayon si Congressman Tibis, sa kabila ng maugong ang balitang si Tibis ay nasa Cambodia. Nitong Lunes ay dirisahang sinabi ni Remulla na si Tibis ang utak o mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Gobernador Ruel Digamo. Yan. Ikaw talaga, Tibis, dinirtsahan na yan, Tibis, ha? Sinabi na talaga yan ni Boying Remulla. Dinirtsahan na yan, wala nang paligwi-ligwi pa. Ikaw talaga ang sinangkot ni Boying Remulla, ikaw ang mastermind. Yan. Kaya bakit kailangan pa kasi magtago-tago dyan, Tibis? Umuwi ka na dito. Diba, umuwi ka na. Umuwi ka na, Tibis, dito. Umuwi ka na. Para anuhin mo yung sarili mo, ipagtanggol yung sarili mo. Umuwi ka na. Di ba, bata ka naman ni Duterte, di ba? Bata ka ni Duterte, Tibis, eh. Kaya nga naisara yung ibig sabihin ba? Dahil nagsunod-sunod lang ka kay Rodrigo Duterte. Kaya naisara yung ibig sabihin kasama ka pumirma dyan. Sino ba yung si Binhara Balos? Di ba, bata ni Duterte? Kaya ngayon, nagbanggaan na kayo. Parehas kayo mga bata ni Duterte. Yan. Nagbanggaan lang kayo mga bata kayo ni Duterte. Diba? Kaya ikaw, Tibis, umuwi ka na dito. Umuwi ka na sa Pilipinas. Yan mo na pag-usapan natin, guys. Kasi kung wala kang kung talagang wala kang kinakatakutan, Tibis, huwag kang matakot mamatay. Mamatay ka rin, eh. Ha? Huwag kang matakot mamatay, Tibis. Mamatay ka rin. Lahat tayo mamatay. Huwag kang matakot. Wala man tayong maano dito. Wala tayong maano dito sa mundo ito. Wala. Hindi kasi kayo gumawa kayo ng mabuti. Kung gumawa kayo ng mabuti, magkaganyan ba kayo? Gumawa kasi kayo ng mabuti. Huwag kayong gumawa ng masama. Sa mundo ito, gumawa kayo ng kabutihan. Huwag kayong gumawa ng masama. Ha? Mamatay man tayo, alam natin yung kaluluwa natin kung saan pupunta. Kung gumagawa kayo ng masama dito sa mundo,
Oh, alam mo na kung pag namatay ka, alam mo na kung saan ang pupunta ang kaluluwa mo, di ba? Oh, ba't gusto mo pang mapunta doon ang kaluluwa mo? Ba't kailangan pang gumawa ng masama para ang kaluluwa mo, pag namatay ka, pupunta ka doon? Ba't kailangan pang gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo? Dahil kayo ay public servant, gumawa ka ng ikakabuti. Para pag namatay kayo, ang kaluluwa niyo, alam niyo kung saan mo pupunta yan. Di ba? Huwag kayong gumaya sa iba dyan na may nagtayo-tayo ng mga relihiyon. Pagdating ng eleksyon, ang tagasunod nila, inaano, pinagkakitaan. Yan. Huwag kayong gumaya sa ganyan kasi may mga relihiyon dyan. Ginagamit nila ang relihiyon para pagkakitaan. May mga relihiyon dyan na ganun. Ginagamit yung relihiyon para pagkakitaan lalo pag eleksyon. Pinagkakitaan na nga yung tagasunod nila. Pinagkakitaan pa pagdating ng eleksyon ang relihiyon nila. Huwag kayong gumaya sa ganyang mga tao. Kasi mangliling lang yan. Hindi yan naglingkod sa Diyos. Yan ay naglingkod sa sarili nila kasi mga mukhang kwarta. Yan, huwag kayong mga ganyan. Pag mga lingkod bayan kayo, huwag kayong gumaya sa ganyan. Na magsasalita lang silang Diyos, Diyos, Diyos. Huwag kayong magpaling lang sa ganyan kasi manluloko yan. Ha? Pinipirahan na. Pinipirahan na nila yung tagasimba nila. Pagdating ng eleksyon, pinagkakitaan pa. Yan. Yan ay ano, magliling lang yan. Yan ang sinasabi ng mga bulaang propeta yan. Yan, yan ay, yan guys ay mga bulaang propeta yan. Bakit ko na sabi bulaang propeta? Kapag yung tagasunod mo, pinagkakortahan mo, tapos pagdating ng eleksyon, pinagkakortahan mo pa. Diba, pangliling lang yan. Yan ang sinasabi ng bulaang propeta. Manluloko. Yan. Kanya paliwanag ko lang guys. Kaya ito si Tibis guys. Gumawa kayo ng mabuti sa kapwa nyo para pag namatay kayo, alam nyo kung saan mapunta ang kaluluwa ninyo. Huwag kayong gumawa ng masama sa mundong ito. Huwag kayong gumaya kay Rodrigo Duterte na demonyo. Yan. Yan mo na pag-usapan natin guys. Kung saan kayo narungan siya mag-ingat. Ingat kayo palagi guys. Yan.